Hi, good morning everyone. Andito po na naman ako, Saturday morning, at gusto kong i-share na naman sa inyo yung aking tip. Simpleng-simpleng tip lang po ito para makaisip kayo ng iba pang mga recipes na gusto nyo. Ngayon, Friday po was our wet market day. Pumunta po kami ng Pasig at napakamura po talaga ng gulay sa Pasig. So, bumili po ako ng maraming gulay. Na-excite ako sobra. Pechay Bagyo, sile. Tapos, bumili rin ako ng sayote. Nahiwa ako na bumili ako ng bichuelas. Bumili rin po ako ng chicharon. So, may carrot din po akong bumili. No? So, ganito po yun. Gusto ko po i-share sa inyo na, diba, feeling nyo magchachapsuy ako. Oo, hindi lang feeling nyo, magchachapsuy talaga ako. At gagawa ako ng lumpiang sariwa. Pero yung lumpiang sariwa, ang difference lang ng lumpiang sariwa at saka yung chapsuy is that ang chapsuy ay may sili, may bell pepper, at ang sauce niya ay nilalagyan oyster sauce. Ang lumpiang sariwa naman po ay walang toge. Sa amin na, sa akin, walang toge. Minsan, naglalagay kami ng ubod, which is wala naman ako nakitang ubod sa palengke. At natanggal yung bell pepper, ilalagyan ko lang siya ng hintik na mani at achuete. At yung mga, at yung kanyang hiwa ay sobrang liliit kasi it could either be gusto namin siyang iprito para maging lumpiang prito or lumpiang sariwa, which is minsan nagagumagawa ako ng egg wrapper, pero hindi na kailangan yun. Mas gusto namin yung wrapper na traditional. So yun po, pakikita ko po sa inyo later on kung paano ko siya piniprepare. Though, medyo summarize na. Isasummarize ko na lahat. Makikita ko lang sa inyo in-update ko paano ko gagawin. So, eto na po ang aking super sayang magluluto on a Saturday morning like this. So, eto po. No makeup, no nothing. Gusto ko maging natural as possible. Thank you so much. Panoorin. Thank you. There you have it, na chop ko na lahat ng kailangan natin. So, dalawang lulutuin ko ngayon, isang chop suey at isang lumpiang sariwa. So, to add, yung aking chop suey, meron akong natirang tatlong pirasong pork chop. Yun na lang yung ginamit ko. So, yung iba, nilagay ko siya para sa lumpiang sariwa, at yung iba nilagay ko, yung mabutong part, nilagay ko siya sa chop suey. Nilagyan ko rin siya ng konting atay for the chop suey. Now, dami-dami, sobrang daming bawang, that's good. Walang problema dyan kasi kailangan natin ng maraming bawang for the lumpiang sariwa. Ako kasi, ang ginagawa ko, yung mani, chinap ko na, nilalagay ko mismo sa gulay, hindi sa sauce. At ako, ang lumpiang sariwa ko, minsan nga, sinasabi ko sa inyo, ang ginagawa namin, piniprito pa rin ng anak ko. Diba yung iba, nilalagyan ng sauce, ganun, kami piniprito pa rin namin, parang lumpiang toge. Now, ako, wala akong kamoteng nabili, nalimutan ko. So, ang dami kong patatas, ang ginawa ko, patatas na lang ang alternative ko doon sa
aking lumpiang sariwa. So ito, tapos na, nahiwa ko na lahat. Later on, I'll show you the finished product. Okay? Finished product ng aking chapsoy. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya niluto, pero ginawa ko lang sa kanya, bawang, 2 tablespoon of bawang, 2 tablespoon of sibuyas. Nilagay ko yung carrot kasi medyo malalaki yung hiwa ko. After mga 2 minutes, nilagay ko na ibang sangkap. Don't forget, ang ginawa kong pampalasa po rito are the following. 1 tablespoon of oyster sauce, 1 tablespoon of tikoman, and 1 teaspoon of sesame oil. So, nilagay ko po lahat-lahat, sabay-sabay, 2 minutes. After 2 minutes, nagdagdag pa ako ng 5 minutes para naman din sa iba pang mga gulay. So, of course, hindi kasama yung pagpapalambot ng baboy ko. Ilagyan ko rin siya ng atay para mas masarap. So, ito na po yung finished product. I hope you like it. Meron na po akong second na gagawin. Lulutuin ko naman ngayon ay yung lumpiang sariwa. Okay? So, in between po, ako po ay nag-exercise. Okay? See you later! There you have it po, ang ginawa ko, ang ginagawa ko naman po at natapos ko na, almost done, ay ang aking lumpiang sariwa, which ang ginawa ko po ay not totally different from chop suey. Instead lang po na ang ginawa ko ay toyo or kikuman or oyster sauce, pati sa pinantimpla ko. Bawang, siguro mga 3 tablespoon of bawang, 2 tablespoon of sibuyas. Pagkatapos, nilagay ko yung kalahating kilong patatas. Nilagay ko yung half a cup of peanut na aking inalmiris. Pinagsabay-sabay ko lang sila kasi mas gusto ko yung peanuts ay maluto para hindi masiraan siya natin. So, pagkatapos nun, eto, tapos na eh. Monte ko nang hindi i-video. Nalimutan ko na. So, nilagay ko yung sari-saring gulay. Andyan yung chicharo, yung carrots. Pagkatapos, ayan na siya. Nilagay ko yung nilagay ko also yung achuete kasi gusto ko ding maluto yung achuete ng maigi. Nakakasira rin kasi ng chanyon at saka nakakapanis. At gagawa ako ng sauce ngayon. Ayan, yan yung sauce. Ang sauce niya ay half a cup of brown sugar, half a cup of soy sauce, at dalawang pirasong malalaking garlic. Ilagyan ko siya ng dalawang cups ng water. Dinilute ko siya, tapos to taste na. Ayan na siya. Almost done. Pagkatapos, later on, lalagay na namin siya sa lumpia wrapper. It could either be pwede mo siyang i-fry or pwede mo siyang i-luto. Kainin na lang ng gano'n. Thank you so much, guys, and have a great day. Ito po ako ngayon. At nag-exercise in between. Thank you so much. Have a great day and happy Saturday, everyone! Have it. Ito na po. Tapos na po ang aming lumpiang sariwa, ang chop suey, at ang aming sauce sa aming lumpiang sariwa. At ito po yung aming pambalot. So, yung aming sauce ay hindi cornstarch na ginagamit ng harina. Traditionally, yung mga talaga harina. Okay. Gumagawa ng cheese sticks. Bye, guys! I got family in high places like